Minsan takang-taka. Bakit ganun? Ang boyfriend ko, addict. Yung mga ex-boyfriends ko, lahat addict. Ba't addict na naman? Di ba? Bakit? Hindi nakukuha yung lesson. Huwag kang papatol sa addict. Walang pera yan. Pusher ang patulan mo. Hindi, biro lang. Seryoso ko inyo. Hindi mo nagigets. Kaya paulit-ulit. Bakit ito na naman ang problema ko? Hindi mo nagigets. May sinasabi ang Diyos sa'yo. The story of the Israelite people. From Egypt to Israel. From Egypt to Israel. It took them 40 long years to get there. 40 long years. Egypt to Israel. Exodus said this. So the people of Israel ate manna for 40 years until they arrived at the land where they would settle. So from Egypt to Israel, ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng tinapay. Araw-araw, 40 years. Paggising nila, pagbukas nila ng tent, may tinapay. Kukunin lang nila, kakainin na nila. At sabi ng Diyos, wag na kayong kumuha ng extra for tomorrow. Bakit? May bagong bake ako para sa inyo. 40 years from Egypt to Israel. But let me shock you. My dear friends, do you know how far is Egypt to Israel? Magugulat kayo. 11 days walk. 11 days from Egypt to Israel. Bakit 40 years silang bumiyahe? Naligaw ba sila? Hindi, alam nila kung saan papunta eh. Bakit 40 years? Ang dami nilang tao. Bakit 40 years? Tingnan niyo ako. Kasi ganito ba sila maglakad? Naglalakad ako nito. Napapansin niyo ba? Ganito ba sila kabagal maglakad? Halika na. Punta na tayo sa lupang pangako. 40 years. They were not slow. It was not far. You know the answer? The journey took long. Not for logistic reasons, but for spiritual reasons. You know, Numbers is filled with stories of the rebellion. Grabe, habang bumabiyahe sila papuntang Promised Land, grabe ang ginawa nila. Kung ano-ano, like Adam and Eve, they wanted to be God. They did not trust God. Kung ano-ano, but not once did God give up on them. Yun yung maganda. At alam nyo, bakit umahaba yung kanilang biyahe? Kasi hindi pa sila bagay pumunta sa pangako sa kanila. Kailangan ayusin pa sila ni Lord dito. Hindi si Lord na nagpapabagal sa kanila, sila mismo. Kaya God has to extend their training season. Kaya ang sabi nga ay ito. It took only one day to get Israel out of Egypt. One day lang nakaalis na sila sa Egypt. But it took 40 years to get Egypt out of Israel. Palagi nilang iniisip yung kahapon. Yung kahapon. Kaya hindi sila makapunta. So my dear friend, look at me. Has God extended your training season? Please stop insisting on your way. If you don't learn your lesson, the lessons will be repeated. Can you be honest with me? Just raise your hand, huwag kayong mahiya. Sino sa inyo rito nag-extend ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon nung high school or nung college siya? Taas po ang kamay. Ayan, thank you. Mga classmates ko kayo. Ako din. I took up engineering in LaSalle. I finished it in 6 years. Nung mga huling term ko na nag-aaral, wala na akong kilala. Lahat ng classmates ko graduate na.
Bakit? Hindi ko mag-gets yung lesson. Naalala ko yung chemistry 2 teacher ko. Talagang pagkuha ko nung course card, R ang nakalagay. Eh, brother yan ang Lasal eh. Sabi ko, brother, I failed. I have never failed before. First time. Alam mo sagot niya? Oh, there's always a first time. There's always a sakit-sakit ako. So ang ginawa ko, tapang ko eh. I took the same course next term. Baksak na naman ako. Bakit? Di ko mag-gets. Sabi ko, wag na muna yan. After many years, saka ako kinuha. Kasi wala siyang prerequisite. Alam mo, nung inaaral ko na ulit, alam mo, sabi ko, ang dali-dali naman pala nito. Nag-gets ko na yung lesson. Kaya nung tapos na ako ang grade ko, nabawi niya yung isa kong baksak. May ganun kami. Pero again, if you don't learn your lesson, the lessons will be repeated. Minsan takantaka. Bakit ganun? Ang boyfriend ko, addict. Yung mga ex-boyfriends ko, lahat addict. Ba't addict na naman? Diba? Bakit? Hindi nakukuha yung lesson. Huwag kang papatol sa addict. Walang pera yan. Pusher ang patulan mo. De, biro lang. Seryoso ko inyo. Hindi mo nagigets. Kaya paulit-ulit. Bakit ito na naman ang problema ko? Hindi mo nagigets. May sinasabi ang Diyos sa'yo. May sinasabi ang Diyos sa'yo na isuko mo na. Ayaw mo pa rin isuko. Bakit yung pa rin ang ugali mo? Hindi mo nagigets. Sana mag-gets mo. Kasi once you get the lesson, you move on. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, sana mag-gets mo. Go, sana mag-gets mo. Let me show you this quote. Very powerful. Think about this, ha? Namnamin nyo, nguyain nyo. A whole lot of what we call struggling is simply delayed obedience. Struggle. Sinasabi mo, dami kong struggles. Yung pala, di ka lang sumusunod kasi. Hindi yan struggle kung sumunod ka. Diba? Yung iba ang tawag, struggle. Yung dami kong struggle sa buhay. Sunod ka! Stop prolonging your wilderness journey. Stop. Once you get it, you'll go to the promised land. Once you get it, you embrace your dream. I want you to listen to this amazing thing. You know, the gospel writers declared this truth. Anong truth na yan? The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness where he was tempted by Satan for 40 days. So itong Espiritu Santo, dinala si Jesus sa wilderness para tuksohin. Wala kayo napansin? Wilderness, ilang araw siya doon? 40 days. Napansin nyo, wilderness, 40. 40, wilderness. Naalala nyo, ilang taon sa wilderness ang bayan ng Diyos? 40 years. You know what is happening here? The brilliance of the writers. Hindi ito aksidente, sinadya talaga. Jesus wanted to mirror chiasm, the 40 years of Israel in the wilderness. But this time, instead of being rebellious to God like what Israel did, he trusted his father. Sunod siya. Hindi siya naging rebelde. And because of his submission, alam niyo nangyari, dahil sumunod siya sa Diyos, pumasa si Jesus sa test. And he moved on. Pero dahil siya ay tapat sa exam, itong nangyari. He was out among the wild animals and angels took care of him. You have to pass the test. May mga exam, may mga lesson sa buhay. Maging tapat ka at magugulat ka, aalagaan ka ng Diyos.